December 16, 2021, tumama sa bansa ang Super Typhoon Odette. At isa sa mga labis na naapektuhan at napinsala, ang isla ng Siargao. Of my 40 years of it has earth, the experience ko talaga na sigurang lakas ng Odette sa Siargao. Mahigit isang taon matapos ang naranasan nilang bagyo, kamusta na kaya ang mga Siargaonon? Importante yung pagtutulungan. Lahat ay ibang maasahan, but also yung mga kapwa din natin, Siargaonon. Mas naging matatagpo kami after ng bagyong Odette. Bagyo ka lang, lalaban kami. Kahit anong mangyari. Itsura ngayon ng tinuguriang Best Island in Asia. Alamin ang mga kwento ng pag-asa at pagbangon mula mismo sa mga Siargaonon. Isa sa famous landmarks ng Siargao ang Cloud 9 View Deck. Magandang vantage point para sa mga turistang gustong mapanood ang surfers in action. Ito ang naging itsura ng 300-meter wooden boardwalk at view deck matapos ang pananalasa ng bagyong Odette. 100% of the snapshot view deck at sa taong silang-silanay sa pamitan net. Pero hindi nagpatinag ang mga Siargao noon. Nagtulong-tulong sila sa muling pagbuo ng Cloud 9 Boardwalk at view deck. Natapos talaga yung view deck after 6 months ng bagyong Odette. So there is a forum ng mga national governments, non-government organizations, at saka ng mga tao dito sa isla ng Siargao at sa Jigarabuna. Unti-unti kami bumababon at sa mabiting lunch. Ang mga bibisita sa Cloud 9, kailangan magbayad ng entrance fee na 100 pesos. Ang kita mula dito ay idiniragdag sa patuloy na pagsasayos at maintenance ng lugar. So ano yung new deck before, gagawin namin ngayon na mas maganda pa at mas matibay after a year. Isa sa mga sikat na puntahan na mala postcard sa ganda ay ang kalsadang ito, kung saan makikita ang libo-libong coconut at palm trees. Marami mang nasira, marami pa rin ang standing strong, marami pa rin ang humihinto rito para magpakuha ng feed-worthy photos at videos sa mga lokal na kilala bilang mga human drone. At isa sa mga unang nagsimula nito, ang dating construction worker na si Giovanni. Bago tayo magsimula, meron lang akong titingnan. Hinahanap ako ng baterya. Totoong human drone ito. Kasi yung mga galawan nyo, talagang kakaiba yun. Parang sayaw. Sayaw. Kailan po ba nagsimula ito? Yung tapos ng audit. Talaga ito. Nagsimula kami 2021. 2021 kaya nagsimula? Mm. Tapos, sa kaligitaan ng pandemya. Kayo-kayo lang mismo talaga nag-drone. Mm. Paano po nagsimula yan? Nagsimula lang muna kami sa yung biruan lang muna. Biruan? Biruan lang kami muna sa mga kasama namin. Okay. Nag-try kami sa pangit lang na cellphone. Yung nakakahilo pa yun siguro? Nakakahilo kasi maalog yung video. Okay. Hanggang may dumating na turista, trinay namin. Napaka-importante na yung telepono ay may digital stabilization. Tama. Yung na-try namin sa turista, napawaw sila sa kuha namin. Ano nyo na ipasok yung pagbenta ng bamboo straw? Ito kasi yung nagsimula kami nito, yung bamboo straw. Yung binagbawal dito yung plastic sa Siargao. Opo. Tapos nag-click naman hanggang sa ito na talaga yung ano namin dito, product. 100 po per bundle nito. 100 per bundle? Per bundle. So kumbaga parang ang tunay na produkto na binibenta nyo ay ito? Ito. Pero dumadami yung mga turista dahil sa ginagawa niyo human drone. Mm. Dahil pumatok yung human drone namin. Brilliant. So pwede mo ba akong turuan? Kasi tuturuan ka na. Alam mo, yung asawa ko, parati siya sasabi, ang ganda-ganda ng kuha ko sa'yo, ikaw yung kuha mo sa akin ang sama-sama.
Simulan na natin ang Oplan Happy Wife, Happy Life, Giovanni. Pagkatapos ko mo, kakaway ka lang muna, no? Tapos na ba akong human drone, Biyaheros? Ang ganda ka talaga ng kungha! Alam mo, galing ni Kuya maging cameraman. Hindi siya maging cameraman ng BND. Sir, ito na sa akin. Particular sa'yo, magkakasawon ka. Magkita mo na yung si Kuya. Papalit mo na kami. Sawa na mo kasama. Hindi naman naman sa ganon. Hindi, naisip ko lang naman kasi ang galing ni Kuya magkameraman. Nagagawa niyo ba yun? Pwede namin subukan, sir. Yan lang! Sabi naman tayo na telepano ka ng telepon niya. Tama ng pangaalaw niyo sa akin, boys. Simula na ang Human Drone Challenge BND Crew Edition. Kayo na ang humusga. Galing. Sorry guys, dito. Kuya! Kaunayin ko ka! Dito na lang tayo. Ang iconic decade-old bent coconut tree sa Maasin River, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng Bagyong Odette. Nanghina po yung pundasyon niya ng Bagyong Odette kasi yung lupa is parang na agas po ng tubig kasi malakas po yung current ng tubig during the big typhoon po. Para maisalba ang puno, tinabunan ng lupa bago sinimento ang parte ng puno na nakatimim. Nilagyan din ang suporta ang paligid dito at ipinagbawal na aakyatan ng mga lokal at turista. Pinatibay din ang kanilang jump board para masigurong ligtas ang mga magpapapicture at susubok na tumalon mula rito. At least po, after po sa Bagyong Odette, unti-unti pong bumabangon ang aming tourist path. Unti-unti po na ibangon po namin yung hanap buhay namin dito sa aming lugar po. Pati ang mga nagtitinda sa paligid ng Maasin River, back to normal na ulit ang negosyo. Kasama na riyan si Nanay Murni. 2017 na magsimula magtinda ng seashell na tinatawag na Tuway si Nanay Murni. Ibinibenta niya ito ng 10 pesos kada piraso at 100 pesos naman ang isang tumpok. Mabintang mabinta po. Parang siya na po yung naging delicacy po namin dito sa Maasin River po namin. Kasi dito rin po kinukuha yung tuway po. Sa Haima, makabinta po ng tag 500, 5 patapok, 500. I don't know, it's... interesting, but quite good. It's quite chewy. Kapag masarap, binabalik-balikan. Kaya isa pa sa binalikan namin dito ay ang masarap na alaala at mainit na pagtanggap ng resort na tinuluyan namin noon. Pero kahit sila, pinadapa rin ng bagyo. Massive disruption for especially because they like the area seeing mga na buildings libros. Umabot ng 5 buwan bago ito nagbukas ulit. Out of 40 rooms, 22 rooms lang muna ang available sa ngayon. Fully operational naman ang kanilang in-house restaurant. Swimming pool. At video care room. So ginawa namin, yung ibang mga materials na ano namin, mas matibay na siya than the old ones na ginamit namin before sa structure. So just in case dumating ulit yung malakas na pagyo, so we can assure na hindi na ganun ulit yung masisira from our property.
isa sa dinarayang isla rito sa Siargao, hindi rin nakaligtas sa lupit ng bagyong Odette. Pero ngayon, tila nagbagong bihis ang Naked Island. Isa sa mga main tourist destinations na kapag nag-island hopping dito sa Siargao ay ang Naked Island kung saan tayo ngayon, but I am not alone. Dahil sa totoo lang, I think legally, hindi ka na pwede mag-isa. Kaya kailangan parating may kasama ka ng tour guide katulad ni Kuya Noy. Kuya Noy, pag mag-island hopping yung mga turista, kailangan muna sila mag-register sa Coast Guard. Kailangan mo mag-register doon para sa yung mga pangalan nyo. Magtapos doon, ngayon, kailangan ng mayroong tour guide katulad mo. Yes, kailangan talaga. So, isang tour guide, ano po yung maximum number of tourists na pwede? 10 people okay. And one guide. Isang palatandaan sa muling pagdagsa ng mga turista ay ang pagdami ng kalat at basura sa isla. Kaya Biyaheros, do your own part sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga lugar na inyong binibisita. Leave nothing but footprints. Always be a responsible Biyahero. 10 minuto lang mula sa Naked Island, ang Daku Island. Isang bare at walang naninirahan at nakatanim na mga halaman sa Naked Island. Dito sa Daku ay may komunidad na naninirahan at nangangalaga sa isla. At ibabahagi nila sa atin ang volunteerism project na pinagkakaabalahan nila. Yung hardin po ng pagbabago namin dito sa aming barangay sa Daku is nagsisimula po ito noong February 1, 2020 nung nagsimula po yung pandemya. Bawat barangay po ay binibigyan ng tig-iisang pulis na siyang nag-ano sa amin para mabuo po itong hardin ng pagbabago po namin. Noon po sir, para po itong gubat. Puno po itong yung mga na ano po na harvest po namin dito eh binibinta po namin lahat po ng members dito sa Hardin ng Pagbabago okay. Binibigay po namin, pinaghati-hati po namin at saka yung taga barangay po bumibili din po sila okay. Nakakatulong po yun ng malaki sa amin. Ngayon ay 1.5 years na po no after ng audit. Yes po sir. Kumusta po yung kalagayan ngayon? Mm-hmm. Kasi po yung pagkatapos po ng audit, inuna po namin yung mga bahay-bahay po namin. O kasi priority. Po sasira lahat yung mga bahay namin dito. So ngayon, napagkasunduan po ng lahat ng members na muli po namin ibalik yung hardin ng pagbabago para po may makukunan na rin po kami mga pagkain, halamang pagkain. Halamang pagkain. Bukod po sa mga nakatira dito, yung mga bumibisita po ba dito ay pwedeng makisama at makiplant din sa hardin? Yes po, sir. Paano po yung magiging proseso nun? Tumutulong din po sila sa pagtatanim. Nagsimula kami o pagbubunggal ng lupa. Yun po yung ginagawa nila. Ano po yung nararamdaman nyo kapag may mga turistang tumutulong din? Diyos ko po, sir. Proud na proud po kami. Masaya po kami na marami pong mga turistang pumupunta dito at tumutulong po sa garden namin. Isinusunod din ng mga Siargaonon ang sustainability culture. Ito ang isa sa napakaraming dahilan kung bakit mas napamahal sa isla ang dating aktres na si Andy Eigenman. Simula ng pandemya nang piliin ni Andy na manirahan ng tuluyan dito kasama ang nabuong pamilya nila ng professional surfer na si Philmar Alipayo. Here in Siargao, it was the community that really made me feel so at home. It's a bit more westernized because of the influence of the foreigners kasi ang daming foreigners na nakatira dito. Mas hindi gaanong kalaki yung adjustment na kakailanganin kong gawin. Sa ibang bansa, mas forward na yung pag-iisip nila pagdating sa mga bagay na hindi maganda para sa kalikasan. And I've always been an advocate for the environment. I've always loved nature and I always say na it's what saved me. It was my path to meeting Philmar and having this life. Kaya nang magbukas ng sariling snack bar, isa sa mga non-negotiable ni Andy at ng co-owner niyang si Wena ay ang paggamit ng 100% biodegradable at compostable cups para sa kanilang takeout coffee. Hinihikayat din nila ang customers na magdala ng sariling tumbler o container para sa to-go orders. Yay! So since you have your own tumbler, you get a 5 peso discount. Thank you! Gumagamit din sila ng banana leaf bilang packaging sa kanilang sandwiches. Way to go, guys! It's my way of giving back na talagang maging mapangalaga sa kalikasan and seeing how Siargaonons are already a bit more educated about it.
it became more exciting for me to help the rest of the Philippines, to help promote sustainability in our vlogs and in our social media. Hands-on si Andy sa kanyang first business venture dito sa Siargao. Kaya madalas, siya rin ang nag-aasikaso sa kanilang customers. I really enjoy it kasi it's just basically me being able to share what Philmar and my kids love to eat at home. So we have smoothie bowls and fresh fruit slushies. We also have good coffee, but our best seller is called the Kanaway Latte. It's our take on a Spanish latte. Katabi ng snack bar ang surf shop na minamanage naman ni Philmar. Available rito ang iba't ibang island souvenirs at surfboard rental. Siyempre, pwede rin mag-enroll dito ng surf lessons for beginners at surf guiding mula sa nag-iisang Level 3 International Surfing Association o ISA Surfing Instructor sa isla na co-owner ni Philmar. Matagal din natigil si Philmar sa pagsali ng surfing competitions dahil sa pandemya. Bumalik na rin ako sa pag-o-com, then at the same time, kasi may Happy Islander Surf Club kami, so may mga rider kami, mga bata na ilalagaan namin, sinusuportahan. Sinasama ko sila at sinusuportahan namin. So, sabay na rin ang pagkocoach ko sa kanila. Yung pangarap kong gawin is maging isang surf coach. Gusto kong i-share kung ano na natutunan ko sa pagsusurfing. Wala na sina Andy at Philmar nang humagapit ang bagyong Odette sa isla. Philmar was in between competitions sa Borongan, Samar. Ako naman, nag-attend ng wedding ng best friend ko sa Manila with a kid. So, talagang sinabi niya, weatherman to eh. Sobrang galing no understanding niya sa weather. So, parang siya, hindi safe, delikado ang bagyo. Hindi muna tayo lilipad papunta doon. Kahit pa, hindi nila kinancel yung flight. The next day, bumagyo. Turned out to be worse than anyone expected. And we could not contact any of our family members or loved ones here. So si Papa, sumabay siya sa unang-unang plane na naka-land dito para masigurado na okay lang yung family namin and loved ones namin. Tumulong sila sa pagpapatayo ng bahay ng kanilang kamag-anak at mga kaibigang itinuri na rin nilang pamilya. Naging daan din sila para mas maraming makapag-abot ng tulong sa mga apektadong residente. Maraming mga nawala ng pag-asa, I believe. Maraming mga nag-akala na wala na, it's done for them. Pero yung maganda, yung pag-iisip ng mga taong katulad ni Papa, yung mga talagang totoong local na nandito. Yung isang rider namin, the day after the typhoon, mag-surfing na. It made me so proud of the decision I made to stay here because of the people. Yung mindset ng mga taga-isa, nagkakaisa sila, nagtutulungan, nakangiti pa rin, nagagawa pa rin tumawa. Ang dami pa rin hope and love in their hearts. Kami mga Siargao noon, kahit na nawalan kami ng bahay, kuryente, sanay na kami. So, okay lang sa amin, kontento na kami. Basta magkasama at magkakaisa. Awesome. Buhay lahat. Yun lahat malalakas eh. Sa muling pagbisita natin sa Siargao, kapansin-pansin ang pagbabago sa mga napuntahan na natin noon. Tulad ng magbubungkong rock pools. Pero kung akala nyo, wala nang ibang pwedeng dayuin sa Siargao, wait till you see ang isang bagong tourist attraction sa isla, ang Tayangban Cave Pool. Dahil inilan tayo kahapon, medyo murky ang tubig sa cave. Oks lang, jeep pa rin. Lamig siya. Makipot ang entrada ng kuweba, pero medyo maluwag naman sa loob, Biyahero. Dalawang route ang pwedeng tahakin sa loob ng cave. Ang mas mahirap na route dahil lagpas taong tubig. At ang mas madaling route na hanggang waist to chest level ang tubig. At yun ang dadaanan natin. Aabuti ng 15 to 25 minutes sa loob ng cave. Paglabas dito, isang malawak na swimming area ang bubungad sa inyo.
sa biyahe natin this time around sa Siargao, nakita kasi natin yung nangyaring devastation made by very, very huge Typhoon Odette. Pero nakita rin kasi natin yung mindset ng mga tao dito. And one takeaway for me is that grabe yung resilience nila. And yung resilience nila ay yung paano sila bumangon sa kahirapan. I'd like to think that they are the most, not just resilient, but umaahon sila in a very creative way. Yung mindset nila ngayon ay turned into or progressed into this very successful tourism type of strategy na unti-unti nakikita natin dumadami na naman ang turista dito sa Siargao. So kudos to you, Siargao.